Hi! Welcome to my channel! So for today, magluluto po tayo ng ginasang talbos ng sayote. Tama po, talbos ng sayote ang iluluto natin for today. So napakadaling iluto, masarap at hindi po ganun kamahal yung mga ingredients na kailangan natin. So mag-start na po tayo sa mga sangkap. So ito po yung talbos ng sayote. Ayan po siya. So ganito po yung kanyang itsura pag hindi pa siya natalbos. Ayan. At kailangan din po natin ng hipon. Optional naman po yan. Hindi naman po kailangan meron. Giniling. Cooking oil or mantika. Kamatis. Pinagbabaran po ng ulo ng hipon. Pampalasa. And then meron po tayo ditong seasoning. Optional. Pwedeng asin or patis. Bawang. Sibuyas. Oyster sauce. Paminta. At mga 3 kutsara pong tubig. So, yan lang po yung kailangan natin. So, ito po, pakita ko sa inyo paano magtalbos ng sayote. So, alisin po natin itong mga to, yung parang kulot-kulot. Alisin po natin yan. And then, yan. Ito po, alisin din natin yon. Basta lahat po na medyo malambot pa na, parte, pwede pa po natin alisin. Ayan. So, alisin po natin lahat yung parang kulot-kulot. And then, ayan, lahat po na malambot na parte, kunin po ninyo para hindi po siya sayang. Ito po, 2 tali to. Mukha siya marami pag nakatali. Pero pag natalbos nyo po siya, onti na lang siya. So, this will be good for 4 packs. 3 to 4 na katao, pwede na po ito. So, yan. Yan po yung tsura niya. Nahugasan na rin po yan. So, let's start in sauteing. Lagay na po natin yung ating bawang. So, hayaan po natin siya na maluto. Bago po natin isunod yung ating sibuyas. Ayan po. Iluto po natin mabuti. Palabasin po natin yung kanyang aroma at yung kanyang flavor. So, ayan po. Luto na siya. Lagay po natin yung kamatis. Pampadagdag ng lasa at kulay. Ayan po siya. So, wait lang po natin until maluto po yung ating kamatis. Bago po natin ilagay yung ating giniling. Ayan. Okay-okay na po ito. I-mash po natin para po maluto mabuti. Ayan. Lumabas po yung kanyang flavor. Ayan. So, okay na po yan. Lagay na po natin yung ating giniling. Kung di po kayo kumakain ng pork, pwede naman pong ground beef ang ilagay nyo. Or ground chicken. Pwede rin pong hipon lang po. And then, lagay natin yung ating seasoning, paminta. And then, i-mix po natin yan. Sandali lang po. Ayan, i-mix po natin. Ngayon, kung ayaw nyo po ng seasoning, kasi yung iba ayaw po nila ng seasoning, pwede po kayo maglagay ng patis or asin. So, wala naman pong problema yun. Kaya na pong bahala kung anong condiments ang gusto nyong ilagay. Ayan po. So, dapat po lutong-luto yung ating giniling para po hindi agad nasira ang ating mga ulam at iwas lansa. Diba? So, ayan po. Nilagay ko na po yung ilang pirasong hipon. May nakita lang po nagtitinda ng hipon sa palengke. Pauwi na rin siya. So, binili ko na po. Ilang piraso lang yan. That is only for 50 pesos. Pampatagdag flavor din. And then, naglagay po ko ng magic sarap. At yung pong sinabi ko kanina, yung ulo po nung mga hipon, nilagay ko po sa medyo mainit na tubig. Doon ko po siya binabad at minash ko po siya doon para lumabas po yung kanyang flavor. Sinama ko po dito para masarap po yung ating ginisang gulay. And then, nilagay ko po yung mga 2-3 kutsarang tubig para po matulungan mailuto yung ating sayote o yung talbos ng sayote. Ayan, okay na po siya. So, nilagay ko na po yung mga talbos ng sayote. So, pag naluto po to, mas oonti po siya. Ayan. So, mix po natin para maluto yung sayote or dahon or talbos ng sayote sa ating giniling. Ayan. Para po maluto ng mabuti. Kumapit din po yung lasa. Diba? So, masarap po to. Maganda pong ipares sa prito, tuyo, tinapa. Diba? Para hindi po kabud lang prito. Diba? Pero kahit ito lang po, pwede nang iulam. Diba? Masarap na po to. Kahit wala na kayong prito, pwedeng-pwede na. So, ito po, okay na po siya after a few minutes. Makikita niyo lang po mabilis maluto yung ating mga sayote. So, I hope you will give it a try at home. Thank you so much for watching. Goodbye!